Welcome back to my channel. So for today's video, nandito ako sa Makati. Yay! Kasi parang naisipin ko na mag-staycation here. Kasi diba usually kapag nag-abroad ako, nag-stay ako sa mga hostels abroad. So sabi ko, why not itry ko rin mag-stay sa hostel dito naman sa Pilipinas. So nag-search ako, parang may nakita akong hostel dito sa Makati na parang feeling ko maganda. So experience natin. Kaso wala, una pa lang kasi, ang check-in is 2 p.m. So nag-lunch na muna ako. Daming tao kasi sa mga ano kasi dito sa Glorieta. So ang nilunch ko na lang donut kasi wala masyadong tao dito sa Jayco. So umorder ako ng 6 pieces. Nakakain ko na yung tatlo. Oh pa. Grabe. Lakas ko kumain. Ubusin ko na ba to or ano? Iniisip ko kung dadalhin ko yung kotse ko dun sa ano, sa hostel, baka wala silang parking or iwan ko na lang dito sa Glorieta. Parang overnight parking ko na lang dito. Or susugal ako na pumunta sa hostel. What if walang parking doon? So ngayon is avocado flavor. My god. Pang-apat ko ng donut to. So I'll see you later guys pag naka-check-in tayo sa hostel. Tapos itutour ko kayo. Try natin kung ano yung experience na mag-hostel. Lakas ng hangin. Lubd. And then parang maganda siya, so pinuntahan ko. And then yung presyo lang niya is 800 pesos per night, so parang nasa bunk bed lang ako. Ipapakita ko sa inyo, tas itry natin, explore natin kung how does it feel to stay in a hostel dito naman sa Manila. Yung presyo niya parang sa mga hostel sa Thailand, pero sinasabi ko sa inyo, this one is better, this one is really good for 800 pesos. Sobrang okay nito, tas yung location niya along Makati Avenue. So if you wanna party sa Pobla, ganun sa poblasyon, tas gusto mo mag food crawl sa poblasyon, sobrang okay nung location na to guys. So pakita ko sa inyo yung itsura. Sige guys, kita nyo yun yung itsura. Meron lang ako isang unan, tapos may kumot na binigay. Sige, meron lang din mga saksakan dito. Tapos may palampshade lang si Mayor. Ayan, kung gusto mong patayin, pwede mo namang patayin. Lagyan mo na lang, pwede kang magtago, tapos lagyan mo na lang ang susi. Actually guys, spacious siya. Oh, malaki siya eh, oh. Malaki siya. Tapos dito, meron pang parang luggage area. Inilagay ko yung bag ko dyan. Kung may maleta kayo, parang kakasya pa siya dyan sa space na to. At yung pinaka na surprise ako, may bintana. Wow! Bro, may bintana. Ayan, kita mo yung labas. Nabubuksan ba to? Ay, hindi siya nabubuksan kasi naka-aircon. Guys, ang cool. Ang ganda. Ang ganda niya, grabe. For 800 pesos. Okay siya. Mas maganda pa to kaysa sa mga napag-stayan ko sa Thailand. Parang, pero parang konti lang yung nakikita ko na hostel dito sa Pilipinas. Tapos sinichinig ko to. Maganda na nga siya, guys. Ayan. Ang luwag talaga. Maluwag siya. Oh, like vibing. Oh. Tapos ang laking tulong ng may bintana. Kasi parang hindi mo feel na nasa ano ka, nasa kulob ka kung anong tawag doon, claustrophobic, kung claustrophobic ka. Okay to kasi parang hindi mo feel na nasa nakakulob ka kasi nga may bintana, kita mo yung labas. Ang ganda no. Check natin, pakita ko sa inyo yung dito sa room namin, walo kami, walo. So pakita ko sa inyo yung ibang mga bunk bed, tapos pakita ko sa inyo yung itour ko kayo. Actually meron pa silang mga room na mas magaganda, nakita ko mga 1,500, 2,000, ganun. Magaganda, pakita ko yung picture dito. Yan, maganda yung mga rooms nila. So kung gusto niyo magstay sa Makati, you may consider this. Trinay ko lang talaga, gusto ko lang may experience mag hostel dito. Ang ganda talaga ng bintana na to. Meron pang lagayan ng maleta dito. Ito yung mga iba yan. Akit ka kung yung bunk bed mo nasa taas. Kasi ito yung mga katabi ko. May tao din to kasi magulo. Pero wala siya dyan. Tsaka may chinelas sila. Or dala nila yan. Ay, may mga natutulog doon. Huwag tayo maingay. Ayan. Tapos dito guys, meron kaming common ano. Ayan. Pag hindi pa kasya yung ayun yung bed ko, di ba?
pag hindi pa kasha yung mga luggage mo, meron pa kami ditong another luggage. Ayan. Kaso feeling ko dapat may susi ka para malalak mo siya, yun. May sabitan, tapos may sabitan ka lang ng tuwalya mo dito. Amazing, ito yung mga iba. Ayan yung kanila. Amazing na. Ang ganda no guys. Actually ang ganda niya, like for 800 pesos. Mura na siya compared sa ibang na-try ko. Like sa Taiwan medyo pricey ng konti. Tapos, saan pa ba ako na gano'n? Hostel? Sa Singapore, mahal. Lalo na sa Singapore guys. May pumasok na gulat ako. Hello, where are you from? England. Oh, so you're staying here in the Philippines for how many days? We've been here for like 3 weeks. Yeah. And we're leaving there tomorrow. Yeah. You're going back to England? Going to Qatar for a few days. Alright. Alright, hope you enjoy the Philippines. English, parang mga afam yung kasama natin dito sa room. Pero hindi naman ako mahilig sa... Uy! Charing, hindi ako mahilig ba ako? Minsan. Ayan. So, katabi ko pa siya ng ano. Tapos parang yung ano niya, yung pangtakip niya. Hindi niya matatakpan. So, makikita ko siya. Ayan yung ano niya. Ayan. Makikita ko siya dyan later. So, good luck to you. Guys, na-realize ko nung bigla akong humiga muna. Hindi pala lahat may bintana, oh. Kasi tingnan mo itong mga katabi ko. Dito si Afam. Afam din yung nasa taas. Wala silang bintana. Ang swerte ko pala guys, oh. Ang swerte ko pala, yung sa akin ni may bintana. Napunta ako sa may bintana. Hindi pala guys, lahat may bintana, sorry. Dito yung CR ng mga girls. Common yung CR syempre kasi nasa hostel ka. Pero kung magkukuha kayo ng room, yung sa may mga private room mo nyo, may sarili kayong CR. Pero dito sa hostel, like, yan. Hindi ba ako mag-vlog? Yan. Wala, yan. Sakto, walang tao. So, dito yung CR. Okay din, no? Kaso medyo tumutulo lang yung mga tubig kasi yung shower area nandito. Ito yung mga shower area. Yan. Tapos dito yung ayan po. Dito yung poop area. Kasi dalawa lang pala no. So, ito yung ano, sink. Meron naman dito yung tatlo ba? Yeah, tatlong sink. Tapos meron namang mirror. May fresh ko. Yung fresh ko, hindi pa ako nag-ilamos yan ah. Yan, CR. Yan. Kung pag maaliwalas yung CR nila, okay naman yung CR nila. Ito lang may tumutulo lang dito kasi baka yung naligo kanina, like super na-enjoy niya yung pagligo. Then we will now go to the lobby or yung common area. Nasa second floor. Nasa third floor ako. Tapos yung fourth floor siguro is private rooms. Hanggang seventh floor yata to. Dito sa third floor yung parang, ayun diba parang may room dito. May room doon. Parang marami siyang room. Tapos bawat room mga 8 yung kasha. Sa room namin, 8 kami doon. May tao lahat ng bunk bed. Kasi kanina nagpahinga ako ng konti. Tapos may mga pumasok. Diba yung mga afam? Parang 1, 2, 3. Yung sa right side, puro afam yung tatlo. Ako lang yung Pilipino. Tapos dito sa left side, mga Pilipino sila. Buti na lang napunta ako dito sa right side. Kasi mga afam yung mga katabi ko. Charis. Tara, labas niya muna tayo. Sige, try natin sa lobby tapos labas tayo. Explore lang natin siguro yung poblasyon ba yun or... Ito na pala yung lobby. Ay, wala na masyadong tao guys. Kanina sobrang daming tao. Nag-subside na. So yeah, makikita mo na yung Makati Ave dito. Yan guys, Makati Avenue na yan.
Ay, dun ako nag-check-in last time, guys, yun, sa hop-in. Pero hindi ako nag-vlog, eh. Nag-check-in din ako dyan sa hop-in. Ay, may ATM pa dito sa loob, oh. Ang galing, may ATM, so pwede kang mag-withdraw kung wala kang cash. Yan, explore lang natin dito sa area. Kaya may bar din yata sila dito, guys, oh. Pwede kayong mag-inom-inom or mag-work-work lang dito. And then yun, yung Makati Avenue. Ayan, so pwede mo lang siyang i-try din dito. Ayan, ito yung area na pwede kayo mag-chill-chill, ganun. Work-work. Ayan. Tapos ito may parang mini bar lang sila dito if you want to. Ano, pwede ka lang mag, ano-ano dito, mag-bar-bar, ganun. Tapos meron silang game area siguro to. Ayan, kasi merong billiards. So pwede ka siguro ditong mag-game-game. Ano pa meron dito? Pwede ba dito? Ay, hindi. Parang ano na yan. For ano na. Ay, Skype booth? Ay, para guys, merong Skype booth. For example, nag-work ka, tapos mag-hostel ka. Pwede kang pumasok dyan, oh. Tapos, yun, oh, Skype booth or parang meeting room kung ayaw mo na maingay. Meron, may private ka. Pero may maririnig ka pa rin kasi may cortina, eh. Pero at least may privacy ka. And then, itong area, I think pwede ka mag-iwan ng luggage mo dito. Ayan, oh. May mga nakaiwan na luggage. So, it's pretty cool. So, that's the lobby. Ayan. Cute din siya, no? Cute din yung lobby. Para may cutie kanina ng staff dito na nagano sa akin. Pumansin sa akin. Sabi niya, sir, check in. Ay, ito pala yun si kuya. Kaya gusto mo mag-hi sa vlog? Hello. Sa second floor lang naman ng lobby, so baba na tayo. Punta tayo sa labas. Ayan. Sa labas na tayo. Here now, here in Makati Avenue. Yeah. Si kuya tumulong sa akin kanina sa parking. May parking pala dito, guys, yun yung park nga doon. Pero limited lang yung parking. Yung last na slot yon kanina. So umabot pa ako. Yung last na slot na punta sa akin. So kung may kotse kayo, pwede naman kayo mag-park. Pero limited lang. Kasi parang marami ding nagdadala ng kotse. Hindi ko alam kung mga... Okay, parang limited lang yung parking slots nila. Buti nakaano pa ako. Bumalik na ako dito sa hostel kasi mainit na sa labas, no? Summer na talaga. Kahit konting ano pa lang, konting lakad pa lang, pawis na ako. Hulas na agad ako. So, bumili ako ng ice cream sa Wendy's. Sarap ng ice cream sa Wendy's, no? Love it. Actually, kung gusto mo lang siguro ng ibang ambience, gano'n. Pag nabobore ka na sa bahay mo, pwede ka mag-ano. Kasi parang iba nagwo-work sila, gumagawa sila ng ano. Nagla-laptop-laptop sila, gumagawa siguro sila ng project or kung mga estudyante itong mga to. Yung iba, hindi ko alam kung nagwo-work sila. Tapos may gaming area naman doon, gusto mo lang mag-chill. Ako dito, kain lang gano'n. May mga games sila dito, may mga sungka, ayan. Tapos, eh ito mga Scrabble. Eh. Marami naman sila mga board games dito, guys. Ayan, Jenga. I think kung ano kayo, parang grupo-grupo kayo, tropa-tropa, pwede kayong
ano dito, mag-rent ng room. Kasi yung room nila mga 1.5 lang ganun eh. Kung dalawa kayo, di na mabigat yun. Tigano lang sa inyo. 750 ganun. Hey guys, so yun, kakagising ko lang, it's already 11 a.m. So isang oras na lang pala mag-check out na ako sarap ng tulog ko. Wala na pala yung katabi ko. Yung katabi ko, afam, tapos nagkakakitaan kami. Nakikita ko siya, naka-topless siya matulog. Yung isa nga sa taas, si kuya, naka-brief siya matulog kagabi. Nasa CR ako kasi nagtubrush ako ng madaling ng mga 11. Tapos nag-CR siya, naka-brief lang siya guys. Nakakalaw kayo mga fam. But nag-enjoy naman lang. Na-enjoy ka lang dyan. Ayun guys, mag-check out na ako. Maliligo lang ako. And na-enjoy ko siya. Actually comfortable eh, kung gusto nilang na parang maibang atmosphere lang. Mag-chill lang ako. Tapos food trip ka lang sa labas. Lakad. And then kung gusto niyo makipag socialize pwede rin. Pero hindi ako masyado nakapag-socialize dito sa hostel. Naiya ako. Ayun lang. Nantok pa ako. Gusto ko ba matulog? Bye!